Oh, what's up mga ka-tribes? Ayon sa ating Philippine Air Force officer na may 10 natitirang Ville Dunair UH-1D Delta and Super Delta helicopters. Lahat ito ay grounded. Hindi ginagamit kahit na pagkatapos ng bagyong Ulysses, yung pinakamalakas na bagyo ngayon, yung pinakahuli. Kahit sa humanitarian and rescue operation, hindi ito ginagamit. Dahil concern ng ating Philippine Air Force sa karumaldumal na nangyayaring pagbagsak nito noong nakaraang July 2020 sa may Kawayan, Isabela. Pero ang dahilan talaga kung bakit inaano nila muna ito, pinapapahinto muna nila ito sa pagpapalipad dahil kulang ito sa self-sealing fuel tank itong mga helikopter na ito. Napakadelikado ang mga helikopter na ito. Ito yung mga sikanhan na sinasabi ko sa inyo na binili ng nakaraang administrasyon. Marami ito. Isipin mo yan, 10. Pero hindi nila sinisisi ang Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit na sa pagbili niyan ay walang mga self-sealing fuel tank ang mga ito. Pero sa panahon ng sakuna at bagyo, sinisisi nila ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit daw malakas yung baha? Maraming mga hanap buhay, pangkabuhayan ang nasisira at maraming tao daw ang namamatay. Sinisisi nila ang ating mahal na Pangulo. Kasalanan ba yan ng Pangulo natin na malakas yung hangin? Isipin nyo lang kung gaano yan kalakas yung baha at saka bagyo, tapos isisisi natin sa ating mahal na Pangulo. Pero yung nangyayari, yung pagbili ng mga helicopters na kulang sa self-sealing tank, yung mga sikanhan at saka malaking pira ang ginagamit, dahil halos brand new ang mga presyo sa mga yan, ay walang, hindi nila sinisisi. Ngunit sa natural disaster na nangyayari sa ating bansa, ay ibabato nila sa ating mahal na Pangulo. Ito pa, may isa pang isang patawa. Bakit daw? Dahil daw sa hindi ni-renew ang kanilang prangkisa ng isang TV station sa ating bansa. Maraming namamatay na mga tao, na mga kababayan natin, dahil daw hindi ni-renew yung prangkisa nila sa isang TV company. Isipin mo, mga ka-tribes.